So, totoo nga yung sinasabi nilang ito na ang pinakamagandang Marvel movie since Endgame. Ito yung review and reaction ko sa Guardians of the Galaxy Volume 3. Para sa akin, this movie is much more dramatic, serious, and much more darker than the other Marvel movies. Pinapanood ko to, naalala ko yung mga early days ng Marvel. Parang tagal ko na napanood yung Guardians 1 and 2, pero nung pinanood ko to, nakakonekta ako agad sa mga characters na tipong may iyak ka talaga ganon. Na-capture nito yung feeling sa Endgame na ilang taon or movie yung pinagdaanan nila, and sa movie na to, dito na lahat magtatagpo and magtatapos. Kahit hindi nyo pa napanood yung mga past few Marvel movies, madali lang siyang sundan kahit yung Guardians 1 and 2 lang, Infinity War and Endgame, then magigets nyo na to. Ganda ng performance ng mga actors dito, walang tapon. Gustuhan kong nag-focus sila sa story ni Rocket, and dito ka talaga may iyak eh. Yung pag-will ni Rocket doon sa isang specific scene, sobrang damang-dama ko yung acting niya doon. The performance for Bradley Cooper kahit na boses niya lang yung naririnig mo. Ito sa mga favorite scene ko ay nakapaglaban si Quill and si Groot sa maraming kalaban tapos magkatalikuran sila. Ito yung maganda sa Guardians na simple lang yung story and mas nakafocus sila sa mga tao. Kahit na may mga aliens and superpowers sila dito, yung relationship nila sa isa't isa makes the story more grounded, realistic, and relatable sa audience. Gustuhan ko rin si Warlock dito na natutuwa ako sa kanya na medyo naalala ko sa kanya si Homelander. Sobrang ganda rin ang villain dito na si High Evolutionary na purong masama lang talaga siya and gugustuhin mo talaga siyang matalo. Aabangan mo talaga sa dulo yung hindi mo na siya pinabangon and pinahinga ng mga Guardians. Yung nga, mabilis lang yung story, hindi komplikado, madaling sundan, and tuloy-tuloy lang na kailangan lang nilang iligtas si Rocket, and ito yung journey nila. The film also knows itself na alam nila kung kailan maglalagay ng jokes. Na tuwing may dramatic and serious moments, madadamo mo talaga and hindi masisira ng mga unnecessary jokes na cringy, and na-balance nila yun ng maayos. Ganda rin ang pagkakagamit nila ng mga CGI and VFX dito na hindi nila in-overuse. Nag-release nila sa mga practical effects, actual costumes, and sets na mas naging realistic yung movie. Pero yung isa sa mga favorite scene ko, yung hallway fight scene nila na parang one shot lang. Kala ko nung una may mamamatay dito, either si Drax or si Rocket, pero buti na lang wala kasi lahat sila deserve ng happy ending. I love the ending scene na tumutugtog na yung music, tapos nagsasayawan sila, and eto na, tapos na yung journey nila. Na this is where they are supposed to be, na lahat sila merong happy ending and a future to look forward from. Dulo, nagsalita si Groot pero hindi pala talaga kasi parang narinig lang natin yon kasi kaklose na rin natin siya and naiintindihan na natin siya kasi nga naging part na tayo ng family and journey nila. Siguro parang Endgame vibe do kasi nga ito na yung Endgame ni James Gunn sa Marvel and malaking chance ang hindi na ito masusundan. Kung ito na yung last film ng Guardians forever, then it's perfect na rin. Sabi nga ni Homelander, it's perfect. Hope someday sa future bumalik si James Gunn sa Marvel, magkasama-sama sila ulit and magkaroon ng movie, but let's see. Its soundtrack as always, and nagustuhan ko na yung last song is yung first song sa first movie. Guardians of the Galaxy Volume 3, ang torta rating ko ay 10 out of 10.